Okay, ngayon po magta-tiles naman po tayo gamit yung self-leveling laser. Gagamit po tayo ng self-leveling laser para makuha po natin yung tamang level tsaka tamang eskwala para may guide po tayo. Ito po yung isang unit na kinasamayan natin na hindi eskwalado. Siyempre yung baba nito hindi rin po eskwalado. At laging siyempre lagi po tayo nagsisimula ng pagli-layout dyan po sa may pintuan. Dyan po tayo laging kumuha ng starting ng layout kasi dyan po tayo bumabase sa pintuan. Para po di sumadya yung pintuan sa side ng tile. Okay, ngayon kukunin naman natin yung taas ng pintuan. Ang taas po ng pintuan ay 210 cm. Ngayon lalagyan po natin ng allowance niya na 0.5. Kaya kukuha po tayo ng 210 cm, 0.5. Ayun na po yung 210 cm, 0.5. Ayan. Shout out sa iyo, Aljun. Ayan. Ayan, masipag na labor po yan. Ayan, diyan simula po sa taas hanggang pababa ay may sukat po yan ng 210.5. Diyan na rin po tayo papatamay ng self-leveling laser para makuha natin yung level paikot. Ngayon, ang starting naman po natin ng, sa dito sa pintuan ay isang buong tiles. Hindi po pwede natin hatiin kasi kapag hinati po natin ay maliit po yung suroho. Pangit naman po. Kaya ang gagawin po natin ay isang buo. Isang buo po dyan sa gitna ng pintuan para yung suroho po dito sa gilid ay malaki. Pangit lang po yung kapag yung suro natin ay maliit. Kaya isang buo po yung ilalagay natin dito sa pintuan. Isang buong 60 by 60. Okay, ngayon dito, nakuha na po natin yung eskwalado. Yung susunod po natin dyan ay magtatansiyo na po tayo. Ayan, mabuti na lang po may self-leveling laser tayo. Hindi na po tayo mahirapan. Kaya ngayon po ay tatansihan na po natin yan. Ayan, pagkatapos po natin tansihan yan, eh susunod na po natin yung pag-tiles. Ayan, kung napapansin nyo po, kahit may self-leveling laser po tayo, ay nagtansi pa rin po tayo. Kasi kapag umasa po tayo dyan sa laser na yan, kapag malobat, ayun, dyan tayo kawawa, maghihintay. Mas maganda, ayan, nakuha na natin yung layout, saka na, gamit yung self-leveling laser, babatakan pa rin po natin ang tansi. Ayan, kaya yung tansi, napaka-importante po talaga. Sa pagli-layout, hindi po talagang mawawala yan. Buti na lang, may tansi. Ang mixture natin ay yung traditional mixture lang. Yung basa, hindi po dry pack. Yung kasi nakasanayan ng papa ko, ayan. Siya po maglalatag ng tiles. Bale, siguro overtime namin ito mamaya. Para matapos agad. Eskid ko na to. Kung araw pa na dyan, Miguel. Every day. Tested na daw niya to. Bale, ito yung pinag-layout natin kahapon. Ayan. Malinis na. Puta, iba naman Tagalo. Isa pang malupit na Tagalo. Ayan. Hoy! Kayo yung dalawa. Ang ratio po niyan ay isang sakong buhangin. Dalawang sakong, ah hindi, ang ratio po niya, isang sakong semento, dalawang sakong buhangin, ayan. Kailangan yung pag-alo niya, hindi masyadong mabasa, yung sakto lang. Para hindi siya magsasabaw doon kapag ninilatag. Yan, bali manipis lang na tile adhesive yung ilalagay natin para tipid naman. Kasi ako. Ayan, bali nakatatlo pa lang. Kulang. Okay, ayan. Bali, natapos na ng papa ko yan. Ayan, o. Ito yung sa gitna. Ayan, o. Ayan, natapos na. Pati doon. Sa may harap ng pinto. Ngayon, ito na yun ang susundan natin.
Uhuli natin yung mga suro. Ayan, mga suro po yan dyan sa gilid na yan. Ayan, susundan. Eskolado naman, ayan. Patungo na lang isang size. Okay guys, ngayon ito. Overtime kami ngayon kasi minamadali na tong unit na to. Pagtutulong-tulungan na namin to. Maganda naman, ayan o. Ayan. Medyo madumi nga lang kasi kapag traditional mixture ganito, kapag dry pack medyo malinis. Medyo malinis ano, tignan eh. Kapag ganito, madumi. Dito yung araw. Saan yung araw? Saan pa lang? Ito ang lagi. Pag-insuha. Itong 60 by 60 kasi ito, na porcelain, gawa ng mariwasa to, may araw po yan. Kailangan natin laging tandaan. Dapat isang direction lang po. Mariwasa yan. Ayan o. Oh. Mariwasa. Tignan natin, ayan. Hindi daw mariwasa, ayan. Tsaka itong porcelain ng ito, hindi na natin kailangan matayin ito. Kagaya ng ceramic, binabago pa natin sa tubig yun. Ito, diretso, teledisib lang. Hindi na kailangan na loon yung teledisib ng semento kasi manipis na ako lang dito. Para mas masabit. Hello guys. Ayan. Pilitan kayo mag-dry pack ngayon kasi masyadong matagal yung traditional mixture. Medyo makapal pa naman itong bandang gitna. Ito ngayon, mag-dry pack kami. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ang daming suroon ito. Dito pa lang, suroon na dati. Okay, yan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung pagtimpla ng dry pack. Sa isang semento, dalawang sakong buhangin. Ayan yung, ano, dalawang sakong buhangin. Binistay po yan. Ang uno natin gagawin dyan ay babasahin muna yung buhangin. Yan lang muna natin gagawin. Babasahin muna natin yan. Bago lagyan ng ano, semento. Yan, haluin lang muna nila ng mabuti yan. Okay. So pagda-dry pack, yung kailangan pa natin ay titimpla tayo ng ano, semento. Kailangan may grout to sa ilalim. Ayan, oh. Tinimplang semento po yan. Tapos lalagyan natin yung sahig. Ayan, kagaya nito, meron na yan. Tapos dyan na natin ilalagay yung tinimplang dry pack. Ayan, medyo matagal nga lang po haluin yan kasi basa na yung buhangin. Tsatsagaan nila yan. Lalabas lang muna natin ito bago lagyan natin ng LPC. Ayan, bravo. Silipin natin yung banyo. Ayan o. Ayan mo siya. Ganda rin ang pagka-tiles ng banyo. Ay, tile sitter dyan o. Tulog na. Tulog na. Natulog na.
Ayan, o. Ang linis, di ba? Tang ini oi. Oi. Dry kapak. Depende kasi sa pagkaalin ng dry pack eh. Pag sobrang tuyo, kapak talaga. The next day. Sharap natin yan si Kuya Renante. Ayan o. Susuro. Panoorin natin. Okay, ayan, natapos yun ah. Ah, hindi pa pala tapos. Ito yung surudon para sa may CR. So may hamba. Napaka grabe yung surudon to. Ayan o. Ayan o. Mamaya titignan natin yung pagkabit nito. Siguro ako na rin magkakabit. Ano ulam? Sinigang. Sinigang, wow. Hello, Dennis. Ayan. Nangungulangot. Nangungulangot. Ano ulam natin? Ayan, sinigang na baboy. Si Gaul. Hindi nakita yung video ni Gaul dito. Puro to. Susunod. Bibidyoan natin to. Magaling magpuro to. Sige. Kulangot ko pa rin ang kulangot ha. Bibitawa na. Ayan o. Oh. Ha? Ayan o. Oh. Kuwang kuwa. Batang bata. Okay na. Ito, tapal na lang to konti. Pilipit kasi. Nandyan. Okay na rin. Aljun, huwag mong babasagin to ha. Ayan, ngayon. Papakita ko yung simpleng pagsusuro. Ayan. Papakita natin para may idea rin po kayo. Ayan. Ayan. Si Papa eh, siya nagtatiles dito. Siya banda dyan. Ayan. Malapit na po matapos to. Kunting kembot na lang. Ayan. Grabe yung suro. May maliliit pa po dito. Ayan. 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 Okay, ngayon papakita natin yung pag mga ganito kung paano magsuro. Ayan. Ayan, kailangan pantay natin sa unang tiles. Papantay natin siya. Ayan.
Ayun, papatungan nyo pa ng isa. Ayan, oh. Ayan. Ayan na. Napakadali lang. Okay na, tatabasin nyo na lang yan kapag ganyan. Ayan, kailangan pantay nyo muna dito sa unang tiles. Tapos papatungan nyo ulit. Kukunin nyo yung pinaka suro doon. Tapos dyan, guhit na. Ayan, balit ito na po yung finish ng pag-tiles natin ng 60x60. Sinabi ko po doon sa layout, yung starting ng tiles natin ay ginitna po natin. Kasi yung pwede dalawang layout po yan ay inahati po sa gitna. Hati yung 60x60 dito. Pero tayo ginitna natin, pwede rin po yan. Para malaki po yung suro dito sa gilid. Ayan po yung sinasabi ko, malaki po yung siroho. Kasi kapag... Kasi kung hinati po natin yung pintuan ng 60x60, yung kakalabasan po dito ay maliit. Ayan, puro siroho po yan. Pagilid. Ganyan din po yung dyan sa kisame, siroho lahat. Ayan, oh. Ayan po yung pagka-finish. Siroho po lahat yan. Doon naman sa isang kanto, ganun din po. Ayan. Suro pa din yan. Ayan. Ayan. Okay, sana po may nakuha po kayo kahit kaunting idea sa ginawa namin na pagtatiles dito sa 60x60 gamit po yung traditional mixture at dry pack mixture, yun po yung bago ngayon. Ayan, pantay naman po siya.